Sa paglipas ng panahon, maraming tao na ang humula kung kailan ang katapusan ng mundo. Pero lahat sila ay nabigo. Pero may mga tanda o senyales nga ba kung kailan magwawakas ang mundo? Ano ang mga matitinding mangyayari? At handa ka ba kung maganap na ang katapusan ng sanlibutan? Yan ang ating aalamin. Unang tanda, war o digmaan. Maraming mga bansa ngayon ay talaga namang fully equipped at nagre-ready na pagdating sa kanilang mga armas at mga kagamitan. Nariyan ang pagpaparami ng sundalo, high-tech na mga armas, pina-approve na mga sasakyang pandigma at mas malalakas na bomba nuclear. Ito ay paghahanda nila dahil isa sandali ay maaaring sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig. Ikalawang tanda, tagutom o famine. Sa papatinding kahirapan, ang mahihirap ay lalong naghihirap at ang resulta ay ang pagkagutom ng maraming pamilya. At ito ay isa sa matinding suliranin sa buong mundo at may mga bansa pa na halos isang beses sa tatlong araw kung kumain at dahil sa kagutuman, may mga bansa din na kahit putik ay kinakain. At ayon sa United Nations, 25,000 na mga tao ang namamatay araw-araw dahil sa kagutuman. Ikatlong tanda, earthquake o lindol. Ayon sa National Earthquake Information Center, tinatayang 20,000 times na lumindol ang buong mundo. At alam naman natin, pagkatapos ng lindol ay matinding pinsala ang dulot sa mga tao, kabahayan, kabuhayan at iba pa. At ang isa sa kinatatakutan ng marami ay ang pagdating ng The Big One sa anumang oras ay pwedeng mangyari. Ika-apat na tanda, false messiah o mga nagpapakilalang sila di umano ang Kristo. Marami na sa mundo ang nagpapakilala na siya di umano ang reincarnated Jesus Christ. Posibleng mangyari ito dahil ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. Narito ang ilang personalidad na nagpakilala na sila ang Kristo. Krishna Venta ng relihiyong wisdom, knowledge, faith and love. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kristo na isinilang sa ibang planeta. Alvaro Thias, sinasabi niya na siya ang Kristo na muling pumarito. At si Apollo Kibuloy ng Pilipinas na nagpakilalang appointed son of God. Ikalimang tanda, mas titindi ang kasamaan sa mundo at ang pag-ibig sa kapwa-tao ay lalamig. Araw-araw ay patindi ng patindi ang karahasan, ang murder, rape, adultery, panluloko, pandaraya, violence at iba pa. Ayon sa tala ng United Nations, tumaas ang bilang ng napapatay na tao kada araw at ito ay nag-a-average sa 7,000 katao. Ika-anim na tanda, fire o apoy. Ayon sa kasaysayan ng Biblia, unang ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noah. At sa muling paggunaw ng Diyos sa mundo, hindi na niya ito gugunawin sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng matinding apoy. Dati ay nagpaulan na ang Diyos ng apoy sa lugar ng Sodom at Gomora dahil sa kanilang kasalanan. At ang isa sa pwedeng magpa-trigger ngayong pag-ulan ng apoy ay ang pagsabog ng mga bulkan sa ibabaw man o sa ilalim ng lupa. At pinaniniwalaan din ng mga eksperto na mas maraming bulkan sa ilalim ng dagat na naglalaman ng lava at magma. Kabi-kabila din ang balita tungkol sa pagputok ng mga bulkan araw-araw. Ikapitong tanda, pestilence o mga salot. Ang pestilence ay ang mga plagues o pandemic na nararanasan o mararanasan pa ng mga tao. Ayon sa kasaysayan, marami ng plagues ang naranasan ng mga tao. Ang ilang halimbawa nito ay ang 10 plagues sa Egypt, ang Black Death sa halos tinatayang 200 milyon katao ang binawian ng buhay, at mahigit kalahati ng populasyon sa Europa ay naubos. Pinahirapan din ng maraming tao noong World War I. Bukod kasi sa ito ay digmaan, dito kumalat ang Spanish Flu na umabot sa 50 milyon ang mga namatay. At sa kasalukuyan, ang patuloy na dumadami ng kaso ng COVID-19.
ikawalong tanda. At ang isa sa malaking tanda ay ang ipangangaral ang salita ng Diyos sa iba't ibang bansa. Ang ibang mga tao, dahil sa mga matitinding pangyayari sa kanilang buhay tulad ng lindol, bagyo, digmaan, matinding kahirapan, mga salot at iba pa, ay pipiliin nilang lumapit at tumawag sa Diyos. Sa katotohanan, ang mga tanda na ito ay tiyak na mangyayari. Pero wag naman sana nating hintayin pa na maganap ito at saka na tayo maglingkod sa Diyos. At bago po tapusin ang videong ito, ay mayroon lamang akong tanong, handa ka na ba sa muling pagdating ng ating Diyos? Tama na maging handa tayo sa anumang sakuna na darating. Pero di ba, mas dapat paghandaan natin kung paano tayo magiging deserving sa Diyos kapag humarap na tayo sa Kanya? At alin kaya sa mga tanda na ito ang mga nakikita mong nangyayari na ngayon? I-komento mo naman ito sa ibaba para malaman namin. Maraming salamat sa panunood. God bless.